Oh, Beth, nakakain na ba si Aubrey? Eh, Nay, tulog na tulog pa ho eh. Hindi ko na muna ginising. Kawawa rin yung batang yan. Buti na lang na iligtas siya ni Lacardo. Lah, grabe no. Talaga palang hindi titigil yung Vice President Cabrera ngayon. Hanggat hindi niya sila papatay lahat. Ano pong sinasabi niyo, Lola Melba? Ang Vice President po? Sila po yung nagpapatay sa pamilya ng Presidente? Oo, pero huwag na muna natin pag-usapan yan ngayon, ha? Kasi mga bata pa kayo. So nga pala, la. Eh, anong plano natin dito sa dalawang to? Dito na lang din natin patitirahin, parang gandeta. Oo nga naman, la. Pawin na nga natin yung dalawang yan. Malamang hinarap ni Aling Rosa yung mga yan, eh. Huwag po, Lola Melba. Sigurado po, pag bumalik po kami sa bahay namin, bubugbugin po ulit kami ni Nanay. Oo nga, Nay. Siguradong sasaktan na naman ni Aling Rosa itong mga to. Bakit din natin isumbong sa pulis si Aling Rosa? Alam naman natin sa nagbibenta ng mga pinagbabawal na gamot dito, eh. Dito, huwag tayo makialam dyan. Mahirap na. Pag nalaman ni Aling Rosa na tayo magsumbong sa kanya, tayo gagantihan nun. Alam mo namang maraming bataan yung si Aling Rosa, eh. Hoy, Patrick, ha? May mga nakakarating sa akin na madalas ka raw pumupunta kala Aling Rosa. Pagkabalitaan ko na pumunta ka ulit doon, kumanda ka sa akin. O, titingin-tingin nyo? Totoo naman, ha? Palagi kang nasa bahay namin, eh. Amukha ako lang yun. Gusto mo ko to sa akin, ha? Hoy, psst! Huwag mo pinapatulan ng mga bata. Huwag niyo po kaming isoli kay Nanay. Parang awa niya na po. Lagi po niya kaming sinasaktan. Lalo na pag nakakagamit siya ng pinagpapawal na gamot. Huwag kayong mag-alala, Ana. Aye, di ba narinig niyo naman yung sinabi ni Tatay na kahit anong mangyari, hindi niya kayo isosoli sa nanay niyo? Ano ba naman kasing klaseng ina yan? Aanak-anak, tao sasaktan lang kayo. Asan ba tatay niyo? Wala na po. Matagal na kaming iniwan dahil kay Nanay. Oh, eh, paano ngayon yan? Ang sikip-sikip na nga, lit-lit na nga ng bahay namin, dadagdag pa kayong dalawa. Tapos nung pa kayo matutulong sa kwarto ko, eh, ang babantot nyo. Ikaw naman, Marie. Hindi ka na naawa sa mga bata. Kung pababayaan pa natin yung mga yan, baka mapariwalaan ang buhay nila. Magaya pa sila sa nanay nila. Sige na po, Ate Marie. Kaya ganyan na po kaming tumira dito. Tutulong po kami sa mga gawaing bahay. Marunong po kaming maglinis at maglaba. Pag nakatapos po kami ng pag-aaral, babayaran po namin ang utang namin sa inyo. Ay, iba. Hoy, Marie, tumigil ka nga yan. Eh, totoo naman, Nay. Lalo't magutom na nga, wala na tayong makain. Gusto pa naman nga ito pag-aralin sila, ano? Oo, ano pa nga ba magagawa ko? Eh, iniiyakan niyo na ako, Elpa. Sige na. Basta maligo kayo bago matulog. For more FPJs Ang Probinsyano videos, please don't forget to subscribe and please click this button.